Mahigit 100 artists ang lumahok sa open painting exhibition na bahagi ng pagdiriwang ng Panagbanga Festival 2023 sa Baguio City. Tampok din sa aktibidad ang painting at kite flying competition. Dinagpamangha sa mga manonood. Silipin natin yan sa report ni Florence Paitokan ng PTV4 Cordillera. Tagumpay ang pagbubukas ng Let a Thousand Flowers Bloom sa Melvin Jones Football Ground. Bahagi ito ng handog ng panagbanga sa Pamilya Baguio na pinangunahan ng Baguio Flower Festival Foundation Inc. at mga opisyal ng lungsod. Tampok dito ang open painting exhibition and competition na may tatlong kategorya, ang amateur artist, professional artist at family category. Kabilang yan sa mga aktibidad ng Panagbanga Festival 2023 sa pamamagitan ng Davis Paints, BFFFI, ng LGU. Mahigit 100 naman na artist ang nakilahok sa eksibisyon. Actually, the first time of Davis to support, to be present in Panagbanga. Also, donor ngayon, but we're very happy. And sobrang nakakatuwa kasi we know that Baguio is a creative city and we are really supporting all the artists here. Nagpasalamat naman ang BFFI sa suporta at sa pagbabalik ng mga nasabing aktibidad ngayong taon. We're happy that kita naman natin yung Davis Paints, full support sila. They took care of the prices, they took care of the paint, they took care of the frames, all the materials, and yung mga staff nila nag-assist. So that's just an example of how the not only the organizers or the community but even the sponsors are very happy to support our event, no? Maisasama naman ang mga paintings sa parada sa February 25 to 26 na kasama pa rin sa mga tradisyonal na aktibidad ng panagbanga. I think what they plan to do with the artworks, I'm not sure lang ha, but according to Ms. Van, who's the chief of staff and the organizer of the Baguio Flower Festival, they said they will donate all the artworks sa mga establishments here in Baguio so that they have something na nakahang sa kanila. Even before, as a tradition, yung Let a Thousand Flowers Bloom, talagang part na ng traditional event ng Panagbanga yan. No different from the parades, whether opening Grand Street or Float Parade, and then you have the Pony Boys Day, you have the closing, the fireworks, kasama in intrinsic part ng traditional event ng Panagbanga ang Let a Thousand Flowers Bloom. Bukod sa painting competition, nagkaroon din ng disc golf at kite flying competition. Dalawang kategorya lang ang kalahok sa patimpalak, ang children at adult category. At kung noong nakaraang taon ay 13 lang sumali dito, ngayon ay aabot na sila sa mahigit 20. Florence Paitokan para sa Bayan.